Hello mga ka-groom, mga ka-bride, ako plus the groomer, barbero ng mga aso at pusa. Ngayong araw na to, papaligo tayo ng isang Siberian Husky. Pero syempre, bago natin siya paliguan, mas maganda kung suklayan muna natin siya. Para kung sakali mang may mga naglalagat sa balahibo niya, mas maganda kung matanggal muna yon. Kasi isa yon sa nagpapatagal patuyuin yung balahibo niya eh. So mas maganda matanggal muna yon. Sa ganun, mas mabilis siya mapatuyo mamaya pagkatapos maligo. So, umpisa natin. So, dapat maganito ang gamit nyo. Para mas matanggal talaga yung mga balahibo niya na naglalagas, kung meron man. Kasi madalas sa Siberian kasi naglalagas talaga eh. So, katulad nyan. So, dapat suklayan nyo muna bago paliguan. Para mas madaling patuyuin mamaya. Kasi kung mayroong mga ganito, ito yung nagpapatagal sa pagpapatuyo sa kanya. Kasi syempre, hindi naman ito na sa balat niya, pero nandyan pa rin. Ito rin, matagal din ito patuyuin. Kaya mas maganda matanggal muna siya. Suklayan niyo muna buong katawan niya. Madalas kasi bawat punta niya dito, talagang maraming balahibo na tatanggal sa kanya eh. Ngayon medyo kunti lang. Lalo na pag naglaga sila, pakaraming dumilikit sa balat niya na dapat matanggal talaga. Siyempre pati buntot. So, yan lang nakuha natin. So, dapat ganitoin nyo muna bago nyo paliguan ng Siberian. Chow chow. Mas maganda kung suklayin muna. Para pag blinware nyo rin mamaya, hindi rin magliparan yung balahibo. Kasi pag hindi nyo ito natanggal muna, tapos paligo lang diretso, tapos pag ginamitan ng blower, sigurado magliliparan yung balahibo sa bahay nyo. Pero dahil natanggal na natin, so mamaya pag ginamitan ng blower, wala nang balahibo magliliparan. So ngayon, maligo na muna siya. So, pag nagpaligo kayo, huwag nyo kagad unahin pagbasa itong ulo. Kasi pag inunan nyo pagbasa yung ulo, pag pinagpag niya, sigurado basahin kayo. So dapat katawan muna. Katawan muna unahin nyo pagbasa. Tapos, pagpag yan. Diba? Kasi kung munakot nyo kagad yung ulo pagbasa, bagong katawan, sigurado, mababasa lang kayo pag pumagpag agad. Tapos ngayon, sa shampoo, siyempre, katawan din unahin nyo. Tapos, hindi rin siya papagpag. Pag ulo kasi kagad binasa, papagpag agad siya. Dapat yung shampoo, para makatipid kayo, huwag nyong ibuhos na gamit yung tabo. Dapat ganyan lang, kamay gamitin nyo paglagay. Para hindi aksayado sa shampoo. Aksayado kasi sa shampoo kapag binuhos nyo kagad. Dapat kuskusin nyo ng mabuti. Para kung may amoy yung aso nyo, matanggal talaga pag kinuskus nyo mabuti.
Kung nyo ito lagyan ng shampoo o buhusan ng shampoo, dapat takpan nyo muna yung mata. Sa ganun, hindi rin mapunta sa mata niya yung shampoo. Kasi merong isang mga shampoo na medyo maanghang para sa kanila. Yung iba, namumula yung mata pag nalagyan. Kaya dapat iniingatan nyo na hindi malagyan ng shampoo yung sa mata. Huwag nyo rin ibuhos ang shampoo dito sa ulo kasi pag bigla siyang pumagpag, baka mapunta lang din sa tenga. Dapat yan yan. Dito sa baba, dapat kamay lang talagang gamitin yung paglagay ng shampoo. Para makontrol nyo pag ano yung shampoo, tsaka hindi mapunta sa ilong, sa mata, sa tenga. Tapos dito, hawak lang ganyan. Siyempre, pagkatapos nyong shampoohan at kuskusin ang buong katawan niya, dapat pisilin nyo rin yung sakwit niya para matanggal yung tinatawag na analsa kasi yun ang nagpapabaho sa kanila kahit bagong ligo pa sila. Kahit paliguan nyo pa sila ng pabango, kung hindi nyo matanggal yung analsa niya, pag ito lumabas, baliwala lahat yun. Kaya dapat dito, pisilin nyo yung pinakagilid. Yung ibang aso, ayaw mo papisil kasi masakit nyo na yan. So, ayan o. Ayaw napakabaho. Huwag din nyo matanggal yan, tapos naliguan nyo lang ng basta-basta. Mangangamoy yan pag lumabas. Lalo na pag naglalaro. Para makita kung meron pang mga nakitirang balahibo na naglalagas. Ayun. Siyempre dapat buong katawan. Tapos buntot. So wala na. Ngayon, linistingan. Linistingan.
Yan, Rami. Dapat matanggal niya talaga yung dumi sa tenga. Sa mga hindi pa makabisado kung paano rinisan ang tenga niya ng aso, pusa, hanapin niyo na lang sa baba sa mga bago pang video ay nandun yun. May mga tutorial din akong ginawa na paano linisin yung tenga, kung matusok ba yung airdrum nila pag nilinisin ng tenga sa pinakilalim. So makikita nyo dun. Malapit na tayo matapos na eh. Ayos din nga lang. Last na lang. Linis na. Brush naman tayo. Toothbrush. So, kaya na po. Tapos na siya. Maligo. Tapos na nilis ang tenga. Tapos na toothbrush. Ngayon, pabango na lang. Ayun nga sa silang sariling pabango na dinadala dito. So, ayun na. Tapos na po natin siyang paliguan. Tapos na yung base grooming niya. Paligo niya. Tapos na lahat. Bango na. So, kung napanood niyo na po yung video, syempre huwag niyo kalimutan mag-like, comment, at syempre mag-subscribe na rin, lalo na sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, at pakipindot na din ang notification bell. So ganun, maging updated kayo sa bawat video na share ko sa inyo. So yun na po muna sa ngayon, yung nasunod na video. Relax ulit tayo.